Okay. Kagigising ko lang, kasi may mga nagsasabi na rin na paano raw yan dahil yung si Senior Master Sergeant Jonel Nuezca ay makukulong na daw habang buhay according to the President, and of course kay Bato naman, mas gugustuhin na lang niya na ma-implement yung death penalty. Ayoko na sanang magsalita through live video, kaya ang ginawa ko, gumawa na lang ako ng statements para at least kahit papano maituloy ko rin kung ano yung mga points na ibinigay ko from the first time. Okay, so ito yung mga ginawa ko. Para mas maganda na lang sabihin ko talaga through live video, okay, through videos, para at least kahit papano mas maintindihan nila, kasi I am sure na yung iba hindi nila maiintindihan kung through ganito lang. So, i-explain ko rin sila in Tagalog para at least kahit papano makuha ninyo, o kaya ay kahit konting pang-unawa man lang na ano ba talaga ang talagang tinutumpog ko dito. Kasi, obviously, walang nakaintindi kung bakit ako pumanig sa pulis. Okay? So, ito yung inilay ko dito. MYSTICA'S cross-examination, retarlac shooting. Kailangan talaga na may mag-cross-examine din. Katulad sa korte, di ba ginagawa yung cross-examination na bago mo sampahan ng, okay, bago mo bigyan talaga ng final judgment ng isang tao, meron pa rin ginagawang cross-examination. Hindi man ako isang lawyer, hindi man ako isang judge, pero bilang mamamayan na na-involve na rin, since na nakapagsalita na ako for the first time noon kung ano yung nasa utak ko, kung ano yung pananaw ko, and then I really have to make sure na ipagpatuloy ko ito. Otherwise, it will just come to an end na, so, ano ngayon? O, diba? Mas maganda yung kung ano yung inumpisahan ko, pangatawanan ko, until maintindihan ng mga tao. Ngayon, kung hindi nila naintindihan kung ano yung mga points ko, then I don't care. Sorry. Pati tuloy ako na enggan yung gamitin yung word na yun, pero it's just a joke, okay? Ang mahirap kasi baka mamaya, every time na meron ng rumiresponde sa ating mga kapulisan, eh yun na yung laging ibibigay na sagot ng mga pasaway. O, di ba? Gugustuhin nyo ba yung ganon? Okay. So, since everybody's thinking na si Master Sergeant Jonel Nuezca is isang criminal, pero para sa akin, Police Senior Master Sergeant Jonel Nuezca is not a criminal. He is a civil hero. Ngayon, malalaman nyo kung bakit. Okay? As a civil rights activist, I never back down in my stand to dedicate my life to achieving justice not only for Police Master Sergeant Jonel Nuezca, but for the dignity, integrity, and honor of all the people in authority or the members of the law enforcement agencies. Yun nga yung ibinibigay ko sa inyo kung bakit ko pinapanigan. It's not only because of Jonel or Sergeant Nuezca, but para na rin sa ating mga kapulisan in general itong ginagawa ko. Kasi nga naman, kung pinaubayan natin na after yung long confrontation na yon, hindi ko alam kung ilang minuto umabot, pero I'm gonna get back to that later on. Talagang himas-himasin ko, himay-himayin ko later. Himay-himayin ko later on kung ano yung pangyayari doon, di ba? From the start, nung bumalik siya, doon na nag-start. Kaya sinabi kong he was manipulated dahil by that time, talagang pre-novoke siya para bumalik at para i-video ang lahat. And then, of course, ang kanilang idea of videoing it is para inisin, iritahin, at kung ano man ang mga pangyayari, then sino nag-akala na hahantong pala sa kamatayan ng dalawa? Yung mag-ina. Okay? So, hindi natin alam na kung minsan yung paghahamon natin, yung pag-iirita natin, yung pag-provoke natin, hindi natin alam kung ano yung susunod na pangyayari. Alright? So, the TARLAC shooting is an isolated case. Kakaiba ito eh. This one-off case doesn't represent any general or specific pattern and otherwise describe as a case unique on its own facts. It is very unique, di ba?
bibihira lang ito. Pero naman, in terms of kung ano yung nagiging decision niya na pagpatay, pagbaril, well, hindi lang ito nag-iisa na kaso, kundi katulad lang, 2 years ago, nakita ninyo yung security, binaril niya ng 7 beses. O, 7, ito, 2 tao, tigda-2 bullet lang ang binigay niya. Pero itong security guard 2 years ago, yung laging nagpa-park ng motor doon sa harapan ng kung saan man yun. Diba? And then, ganun din, same kung ano yung mga pang-irita, pang-provoke, o kaya pang-lalait, o kaya ewan ko na lang kung kayo rin. I don't know. Okay, ito yung facts. Okay? Ito yung mga pangyayari na hindi nakikita ng lahat. Siguro ako lang nakikita. I am sure na there's a lot of people din na nakakita, pero hindi lang sila makapagsalita kasi takot silang mabas or just takot silang magsalita. Alright? The isolated incident that happened in Tarlac started over initiating boga. And this boga is explosive. By Frank Gregorio along with his family, o kung sino-sino pa yung mga nandun. The impact and effect of the explosive bamboo cannon, kasi nag-search ako, ano ba talaga ang boga? Ang nakakita ko doon is bamboo cannon. Pero if it was made in a different kind of material, well, siguro ginawa na lang nila yon para nag-improvise na lang sila para isang boga rin ang kalalabasan. Okay? Pero ang boga, when I researched sa internet, ito yung bamboo cannon na noong panahon pa ng mga kauna-unahang mga tao, ay yun ang ginagamit nila para gawing explosive, okay? So the impact of the or the effect of this explosive bamboo cannon, especially on children, is complex, destructive, and very disturbing, okay? So hindi naman siguro magre-react kung sino man nag-react, especially yung bata, di ba? Hindi naman siguro magre-react yung bata. And then, natural yung ama o kung sino pa yung mga talagang nairita o kaya talagang na-disturb o kaya parang, alam mo na ako minsan, ako din eh, pati nga yung aso ko minsan, di ba, pag nakakarinig na paputok, ganun, talagang madi-disturb, talagang hindi siya mapakali. Okay? And as a person in authority exercising power or command against this illegal initiation of explosive, yan, alam nyo naman, pinagbabawal na ngayon ng mga paputok, lalo-lalo na, di ba? Oh. So, first of all, naglabag na sila ng batas doon. Naglabag na sila ng isang bagay na hindi dapat. So, Master Sergeant Jonel Nuezca, although at that time was off duty, yeah, everybody knows, off duty, had acted upon the request of his daughter who had conferred authority for the purpose of maintaining peace and order in that area. Okay. So instead na pumunta sila sa police o pumunta sila sa barangay o pumunta sila so and since siya naman ay isang law enforcer o kaya siya isang person in authority, so siya na lang, di ba, para magresponde, ha, habang wala pa yung barangay, habang wala pa kung sino pa yung mga involved na authority na dapat nandoon para iayos yung mga pangyayaring yun kung ano man yung naging situation doon, di ba? So ginampanan niya kasi hindi naman pwedeng i-resist eh. Kasi nasa batas natin na kung sino yung mag-resist, kung sakali na tumulong o kaya kung sakali yung para bang mag-provide ng tulong at that time and he is capable of doing so, it's either a policeman or whatever, 'di ba? Kung sakali man kahit hindi ka off duty, kung ikaw naman talagang at that time ay visible na kinakailangan naman na kung pwede sana ikaw na yung magiging pinakauna, magresponde, okay, habang inaantay kung sino-sino yung mga talagang really in charge, kung sino yung mga dapat magresponde, pwede. Eh kung di-resist niya, pagkatapos family pa niyang involved, then mas lalong hindi maganda, di ba? So, that's why he had to do his own thing for the purpose of maintaining peace and order in that area. Based on the circumstantial evidence recorded on videos, Nuezca is just a victim of circumstances as the whole situation was being manipulated by the Gregorio family. They were the ones who started videotaping and
and the confrontation, threatening Nuezca that they would report him to Rafi Tulfo, and the said videos were intended to humiliate him in public. Very obvious. Paalis na sila. Okay? Ewan ko lang kung nakita ninyo ko ano yung nakita ko. May video ako na paalis na sila at that time. Talagang pabalik na sila sa bahay nila. And then sila yung nagsabi na yung video, ganun ganyan. Ano natin kay Rafi Tulfo ganyan. So napilitang bumalik ito. Okay? Napilitang bumalik ito. At kung ano man yung hawak-hawak niya, hindi ko alam. But he didn't choose it. Para bang ginamit lang na yun para may pakita na sandali lang. Diba? Sometimes like, kung minsan parang takutin mo sa isang bagay, pero he wasn't there in order to use it. Kasi nakita natin yung pagtitimpi niya. Ilang minuto bago naganap yung pagbabarel. Okay? Ilang minuto. So, ibig sabihin, mahaba-haba yung pagtitimpi niya. Umabot na sa hantungan talagang hindi na niya kaya talagang palampasin pa because of such situation na hindi na talaga dapat. Hindi na nararapat. At sobrang-sobra ng pag-provoke ang nakuha niya sa pangyayaring ito. Okay? So, resisting or obstructing a police officer is an offense. Nakita nyo naman from the start, di ba? Ha? He was trying to reach his hand sa kamay ng bata. Ilang beses? Dalawa? Tatlo? Pero he was resisting. So instead na yung kamay niya ang hinawakan, then dito na lang sa side ng kanyang pants, okay? So ganun nangyari. So kung talagang itong pulis na to ay talagang gago, sana hindi na lang dito sa kanyang pants ang hinawakan, kundi talagang kung ano, kung paano yung paghawak ng nanay sa anak, ganun ang ginawa niya para hindi na makapalag o kaya para hindi na makakilos. Pero hindi yun ang ginawa niya. Dahil he was still exercising kung ano yung freedom ng bata. He was still free. Oh, tiningnan ko yung kamay niya. Kanan, kaliwa, na kamay. He was very free to do everything. Pwede na niyang suntukin. Pwede na niyang sampalin yung ano. Diba? At yung nanay, she was resisting na ibigay sa authority. Obviously, kaya ginaganon niya. Oh, diba? So, meaning to say, they were resisting in the first place. So, ito naman, itong police, hindi nga niya inaano yung ano niya eh, yung mismong harap niya eh, o nakatutok pa siya kung paano, ano nang pangyayari doon, hindi siya nakatutok mismo dito sa mag-ina, unless na talagang kinakailangan. So yung kamay lang niya ang nag-take over, ha? Yung kamay niya ang kumukontrol sa sitwasyon, pero it doesn't mean na siya mismo, o mas yung bata pa nga na si Frank, siya nga mismo yung talagang yung mukha na talagang dinidildin na nga niya sa pagmumukha ng pulis eh, kung tutuusin. At siya yung nanghahamok talaga ng gulo, siya yung naghamok, siya talagang nanlalait, siya na yung gumagawa ng kung ano-anong commotion para lang mairita at para lang ano. And there was a case also, there was a certain situation also, nakita ko na nagsalita yung bata, yung Frank, and then pati yung nanay napatawa, o, di ba? So ibig sabihin, they were trying to irritate, they were trying to insult this policeman. Okay, based on the published videos, the conduct of both the mother and son, plus the rest, prevents the police officer from carrying out his duties or makes it more difficult for him to perform his job to deliver the offender to the proper authorities with legal or reasonable grounds. Okay, meron naman siyang reasonable grounds para talaga dalhin siya. Kung sino mga in charge doon, let's say barangay and then police or whatever. Pero obviously, yung nanay ayaw niyang ibigay. And then, biglang may sumabad na isang babae, hindi ko alam kung ano yon, kung kamag-anak, kung ate or whatever. And then by the time that he was trying to get rid of yung kamay ng police, tinatanggal niya yung kamay ng police. At doon na rin nag-react itong anak ng police na bata na maliit. Well, there's always a cause and effect. Sinasabi ko sa inyo, there's always a cause and effect here. Pero kung gago talagang pulis na to, dapat sinapak na lang niya. Isang sapak lang, isang sampal na, isang suntok lang para ma-release na nung kamay nung babae. But he didn't do it. He was still trying na i-move siya o kaya i-push siya. Pero wala rin siyang nagawa, di ba? Wala rin siyang nagawa. So, ibig sabihin yung pagtitimpi niya nandoon pa rin intact. Nakita nyo, yung pagtitimpi niya, nandun pa rin intact. Diba? Hanggang such time na yung anak niya at yung babae, ha, nagkasabunutan na sila, until hindi na talaga maawat ng ganon,
Doon nakita na una nagbunot na siya ng baril pero hindi niya ginamit. Bakit? Kasi yung tinatawag na pagtitimpi nandoon pa rin. Ginamit pa rin niya yung pagtitimpi nandoon pa rin. Kaya huwag niyong sabihin na dapat haba-habaan niya nung kanyang pagtitimpi. Diba? Nandoon, nakita natin na ilabas na niya yung baril at that time. Kitang-kita ko na, ilabas na niya. So if that time talagang itong tao na to ay talagang walang pagtitimpi, dapat right that time na yung anak niya nagkasabunutan na at hindi niya ma-release kung paano yung pagsasabunutan nila, then he could have used it already. So ibig sabihin, there was already a warning right there. Pero they didn't care. Kahit meron kita silang baril na inailabas. While Master Sergeant Jonel Nuezca was waiting for the barangay officials in order to respond to this case and take over the very awkward situation, certain commotions took place. O, di ba? Siya na nga nagsabi, naantay yung barangay. O, asan yung kamay? Nandun lang, nakawak lang dito sa ano, sa tagiliran ng bata, doon sa pants niya. So, malaya pa rin na gumagalaw at kung ano-ano man niya, malaya pa rin nagsasalita yung mag-ina o kung sino-sino pang mga involved na nandun. Okay? Nuezca was not arrogant, but had established his way to control the son from escaping by means of holding on to his pants. See? Diba? Kailangan ikaw na policeman, kailangan you have to take control. Kasi you exercise the power, ha? To control the situation, eh. He was doing everything on his own way in order to control the situation. Pero, ano, nag-iisa lang siya. Hanggang sa puro mga pag-ano na. So, natural. Natural, ha? He is the one assigned or siya yung na-authorize ng ating kapulisan. Kaya nga siya may baril. Kaya nga sabi niya, matapang ka lang kasi may baril ka eh. So ano na lang sasabihin niya? Instead na sinapak, sabihin na lang niya, well, kung gusto mo rin magkabaril, edi magpulis ka rin. O di pa tama nga naman, di ba? Dahil you cannot just go there. Kung hindi ka police, you cannot just go there with gun if you're not police. Kaya sabi niya, o di ba? Ininsulto niya eh, matapang ka lang kasi pulis ka. O, sabi niya, well, kung gusto mo rin magiging katulad ko na may armas, edi magpulis ka rin. Tama lang yun. To, tuloy ko muna kasi kararating yung anak ko. Dala ng pagkain, so kumain muna ako. So anyway, pagpatuloy ko, alright? Kung ano yung na-start ko kanina, kailangan ituloy ko to. Kailangan malaman ninyo kung bakit. But ako, pumapanig doon. Hindi naman sa pumapanig. Hindi ako pumapanig na pumatay ka, whatever. It depends on the circumstances, alright? So it was very clear on the video that while the mother was showing a sign resisting to surrender or give away his son to the proper authority, both the son's hands were given freedom to move and to do some actions while having confrontation with the police officer inflicted with defamatory words to insult his identity as a policeman that had produced alarm or discomfiture on the part of Nuezca. So lahat na mga ginawa na nila, pag-resist, well obviously dahil nakahawak na yung nanay nun, so she was resisting na ibigay yung anak niya sa authority in case na darating na yung mga barangay. So she was holding on to him na talagang ayaw niyang ibigay. Well, in fact, itong policeman na tong hinawakan lang naman niya ay yung tagiliran ng kanyang pants. So, he was very free para pwede naman niyang dukutin or whatever yung ano niya, di ba? Pero hindi yun ang inalala nung ano. The most important thing here is he was the one in control. So, he had to do something in order to control. Pero dahil sa sobrang nagkaroon na ng commotion, sobrang hindi na niya kayang mag-isa para talagang i-maintain sana yung peacefulness at that time. So, wala na eh. Hanggang sa nagkagulo-gulo na, di ba? Nagsabunutan na rin hanggang sa yung babae. Pilit na tinatanggal na rin yung kanyang kamay o whatever. So, humantong na rin sa pinakita ninyo na may baril siya. So, this is just to alarm everybody na sandali lang. You cannot just do this. May baril ako. Pero, did anyone care? Wala. Okay? Wala. So, ibig sabihin, the total point ko dito is talagang wala na yung respeto kung policeman ito o hindi. Alright? Until such time na cruelty is an act by word imposed
by the Son from which the grace or demeans the intrinsic worth, honor, dignity, and integrity of Master Sergeant Nuezca as a human being and as a police officer. And then ito, the words, I don't care, coming from Mother Sonia's mouth as an answer to the statement that my father's a policeman from Nuezca's daughter is the cause of his action to pull the trigger due to his moral, professional, mental, emotional, and psychological injury. O, ibig sabihin, kahit word ito, alam natin sa Biblia, ang word, kasintalas ng sword. And as we know from the Bible, ang word, kasintalas yan ng kahit anuman, patalim, o any sword, double-bladed yan, di ba? Katumbas na rin yan sa isang baril, mas masahol pa kung tutuusin, di ba? Dahil ito, talagang emotional eh, mental, emotional, lahat, pati professional, nadungisan na niya, talagang binaliwalang hiya na lang kung tutuusin. In other words, napugutan na yung bayag niya. Yon. That is the reason why I said, instead sana, nadalhin ito sa silya electric, sa silya elektrika o kaya sa lethal weapon o kaya pagbibitay, dapat ito tingnan as a hero. Kasi nga naman, kung pinaubayan na lang niya at nakita sa video throughout the world ng isang katulad niya, oo, nandun yung maximum tolerance niya, pinakita niya, ilang minutes ba yon? Kung walang maximum tolerance na yon, walang mangyayari na ilang minuto yung tinagal. I am sure na kung wala siyang maximum tolerance, ibig sabihin, 1 minute, 5 minutes the most, nakapatay na siya. By that time na talagang pinagmumura na siya, talagang iniinsulto niya yung pagkapulis niya. But he didn't do it. Kaya yung mga nagsabi na, well, kailangan talaga mawalan din ng trabaho kung sino-sino yung mga nakapagsalita sa social media, well, katulad yun, pagtanggal sa isang hepe ba yun, tinanggalan siya ng trabaho, well, I would say, what a shame. Sana naman, kung sino yung tumanggal sa kanya, tinignan muna niya kung ano yung angulo. Kung itong tao ba'y karapat, dapat talaga tanggalan ng trabaho, or he is just doing his best para hindi tuluyang mawalan ng bayag ang mga kapulisan. Kaya kung sino man ang nagtanggal ng trabaho nung isang tao na yon na nakapagsalita lang because of his, kung ano'y naman yung kanyang freedom in order na ipakita rin na sandali lang, hindi lang siya ang magkakaroon ng ganong klaseng utak, hindi rin yung babae din ang magkakaroon din ng ganong klase. Pananaw, pati ako, pati rin kung sino man yung nagsalitan, mga pulis din, I am sure there's a lot more, kaya lang hindi nila magawang magsalita. Kasi natatakot sila na mabas, natatakot sila na matanggalan ng trabaho. But for me, doon sa mga nagsalita, I salute you. Dahil kahit papano, meron kayong mga bayag. Kahit yung babae, meron siyang bayag. Diba? Ganun yun. Kaya kung sino man nagtanggal ng trabaho doon sa ano, I would say, how dare you? Shame on you. Yun lang masasabi ko. Tingnan mo muna kung ano ang pangyayari. Kaya kung ano man yung vinayulate niyang yon, and that was the cause na kailangan na trigger siya para na lang patayin, para lang matahimik na lang. Kasi nga naman, kahit ano pang gagawin niya, hindi na niya mapatahimik eh, di ba? Napaka-liwanag yon. How many minutes na nangyari pinapatahimik na hindi sila mapatahimik? They were still trying to provoke. Not only trying, they were doing everything in order to provoke this. Pagkatapos naka-video pa sila, bago nag-video yung anak, nandun sila mismo ang pumesto para i-video sila, para do ibigay kay putang inang Rafi Tulfo din na wala siyang ginawa kundi wow, ginagawa niya ito na parang show lang, para lang siya kumita ng pera katulad yung ginawa niya sa akin. Biro mo, mas masahol pa nga eh kung sino dapat bitayin dito siya. Bakit? Kasi pinugutan na niya ako ng karapatan para ako ay magsalita. Hindi lang yon, hindi pa sapat yun, kundi sinabihan pa mga tao na do not listen to her kasi siya nga ay sambaliw. Tingnan mo, siya dapat ang mabitay. But, natural. Alam natin kung ano nangyari, di ba? What a shame. It was clearly a verbal assault. O, verbal.
katumbas siya ng isang physical assault din, inflicted by the mother on an or an imputation with intent to defame, embarrass, frustrate, or insult the police officer. Di ba yun? Palagay niyo ba kahit sino, pag sinabihan na, pulisyan, yung tatay ko pulisyan, mabuti pa ngayong bata, I really admire her, kasi siya yung gumising sa lahat. Kung hindi siya nagsalita, hindi magigising lahat. Hindi nagkaroon din ng ganitong mga pangyayari. But, it doesn't mean na siyang may kasalanan. Ang may kasalanan dito, na bakit pumatay at nagbaril ang tatay na ito. Yung matanda. E paano nga pala kung itong matanda, nagkataong bata rin. Katulad lang yung anak. Siguro naman hindi ganitong klase ang pagtatanggol ninyo, di ba? Ba't matanda man o bata, kung siya ay nakapagsalita sa harap mismo ng policeman, sa harap mismo ng madla, sa harap mismo ng anak mismo na tumingala ever since na siya ay nagiging tao sa mundo. Well, I am sure sa pagkapahiya niya, I am sure babaril ka din. Just remember, 2 years ago, yung security guard, binaril niya 7 bullets ang itinama niya doon sa isang tao. Ito, tigda 2 lang. I am sure na kung marami pa siyang pwedeng i-ano, kung alam niyang hindi pa patay, siguro talagang, see, na-provoke yung tao. So it was clearly a verbal assault inflicted by the mother or an imputation with intent to defame. Kaya inuulit ko ulit, it was clearly a verbal assault inflicted by the mother or an imputation with intent to defame, embarrass, frustrate, or insult the police officer. Na-provoke na siya. And as an effect or result. That's why I said it's the cause and effect. The mother and son were both laid to rest to keep their mouth shut forever. Yun lang ang paraan na niya kasi wala na eh. Andun tutunga-tunganga na lang siya hanggang dumating yung mga barangay. Hanggang kailan? Hanggang kailan siya mag-stay doon? Hanggang kailan yung humiliation niya bago pa darating yung mga barangay, yung mga pulis na kailangan mag-responde? I don't think if you're going to be in this situation and then I don't think nandun pa rin yung sinasabi na pagtitimpi or maximum tolerance samantalang alam niya na naka-video ito. And because Nuezca was also aware that the videos were going to be all over the social media, he made a decision to kill and go to jail instead of being humiliated by the mother and son with intent to embarrass his dignity, honor, integrity, and profession as a police officer. Kaya ko sinasabi na ito ay isang hero. Ginawa niya ito hindi lang para sa kanyang sarili. Ginawa niya ito para sa buong kapulisan. At kung hindi niyo naintindihan yon, pues, I am sure na every time na magre-responde na ngayon ng mga pulis, sasabihin na lang ang mga pasaway na katulad itong mag-ina na to o kung sino-sino pa yung mga nandun na involved. Sasabihin na lang every time na I don't care. O tingnan niyo, marami bang matutuwang pulis pag ganun lagi dahil pinalusot ang kasong ito. I am sure. This is not going to be a great example para ipaubaya lang na ganun-ganun na lang binibigyan ng kawalang hiyaan o binibigyan ng kawalan ng respeto o kaya'y pagputol sa bayag ng mga pulis. Dahil ipapaubaya natin na ganito ang sistema na ngayon ng mga pasaway na katulad nung mag-ina. Sa ganitong klaseng pangyayari, hindi empathy ang dapat nating pairalin. Pairalin natin ang totoong pangyayari. Kung ano ang dapat na i-judge dito kung bakit nangyaring ito. The isolated case of Senior Master Sergeant Jonel Nuezca is justifiable.
kitang-kita nyo naman, di ba? Lahat na ng mga pagbibigay ko ng explanation sa lahat ng anggulo, nandun na. Okay? The killing was committed as a professional and self-defense in the absence of malice. Hindi ito sinasadya at wala rin siyang plano na talagang ganito ang mangyari in the first place. Brought about by reasonable provocation or diminished capacity, kung walang nangyayaring na provoke siya, hindi rin mangyayari ito. And that was the reason why, ayun, nagkaroon na siya ng diminished capacity, na black na yung mind niya. In law, provocation is when a person is considered to have committed a criminal act. Hindi ko sinasabi na ito ay criminal act. Yeah, it was a criminal act. Kaya nga sabi ko, kung ako siya, mas nanaisin ko na lang na ikakukulong ko kaysa ba naman yung ikakaputol ng bayag ko. Okay? In law, provocation is when a person is considered to have committed a criminal act partly because of a preceding set of events that might cause a reasonable person to lose self-control. Oh, di ba? Obviously, lose self-control. It affects the quality of the person's state of mind as an indicator of moral blameworthiness. Oh, di ba? Yun ang nagiging rason kung bakit nakapag-act na lang siya in a certain situation na ganun, dahil nagkaroon na talaga siya ng mental block. Kahit sino nga naman, anybody could have had this kind of situation, at I am sure na gagawin din nila. Antayin pa ba natin na maulit pa itong mga pangyayaring ito? That's the reason why I am pushing this, para naman makita ninyo kung ano yung moral lesson. Dahil I am sure na kung sakaling maganap pa ito ulit, at I don't care, ang isasagot ng lahat, dahil alam nila na nakalusot, at kung sino pa yung nakabangga nilang pulis, sila pa yung nabigyan ng death penalty o nakulong habang buhay, according to the president. That's what a shame. Provocation is often a mitigating factor in sentencing. It rarely serves as a legal defense. See? Pwedeng gamitin ito as a legal defense. Meaning, it does not stop the defendant from being guilty of the crime. It may, however, lead to a lesser punishment. There you go. Lead to a lesser punishment. Okay, inuulit ko. It rarely serves as a legal defense. Itong sinasabi ko na provocation, okay? Meaning, it does not stop the defendant from being guilty of the crime. Hindi ko sinasabi na hindi na siya dapat managot kung ano yung ginawa niya. But it may lead to a lesser punishment. Natural. Ha? Kaya nga ginawa itong law natin, self-defense or provocation or whatever, kung anong mga alibis bakit ginawa ang isang bagay, kung bakit ginawa ang isang krimen. That is just to justify na ang isang tao ay gumawa ng isang bagay because of a certain fact, because of a certain situation, because of a certain reason. Okay? Kaya nga tinatawag na justifiable bakit niya ginawa yon. So sana naman kung sino yung magbibigay sa kanya ng defensa or a lawyer, or kung sino-sino yung mga maatasan na magbibigay talaga ng judgment sa case na to, I hope magkakaroon din sila ng cross-examination na katulad yung ginawa ko. So ito yung aking special announcement. I would rather have a hero who would kill for the dignity, integrity, and honor of his job as a policeman than to die being a martyr. Pagdating sa isang kapulisan, pagdating sa pulisya, kapulisan, pagdating sa policemen, pagdating sa ating mga persons in authority, or pagdating sa ating mga law enforcement agencies, bakit sila nabigyan ng baril? Bakit sila nabigyan ng authority, ng license to kill kung kinakailangan? At kung ipapaubayan na lang natin na ang pangyayaring ito, which is really justifiable kung bakit siya pumatay, hindi man physically na pinatay siya, pero emotionally, mentally, professionally, bayag niya ang napugutan.
And yuto, ang word that's equivalent na parang baril din. That's equivalent na parang sword. That's equivalent na parang balisong din ang word. Mas masahol pa. Lalong-lalo na kung ang dignidad ng isang tao ang nasaktan. Kaysa ba naman yung naglalakad siya at wala na siyang bayag, that itself would be considered as a living dead. I'd rather kill. Okay, may pablo ako kasi 'di ba sabi ko nakararating yung anak ko kasi that time may binili siya, inutusan ko pagkatapos napadaan siya doon sa nagbibili nagbebenta ng mango shake at malapit doon sa mga policemen doon sa mga tumulong sa akin noon, pinuntahan namin. So nagkataon na kararating yung isang police mobile pagkatapos itong tatlong mga babae, inantay na lang nila makababa sila para pumunta na doon sa ano sa kanilang station. Pagkatapos biglang isang nagsalita sa kanila na my father is a policeman. So bigla sila nagtingin ng lahat and then all of a sudden may nagsabing I don't care o di ba? Ngayon binubuli ng mga pulis. Kung pinaubaya ito, ha? At talagang idiniin o kaya talagang pinarusan habang buhay ito. So ibig sabihin, habang buhay na rin, natitiisin ng mga pulis na ganun na lang yung pambubuli sa kanila at wala man lang silang magawa. Kasi nga naman, nakapanig na ngayon ang madlang people doon sa mga pasaway. Well, hindi lang dito nagtatapos. I am sure na kung ipapaubaya lang ito at makalusot, at mismo yung pulis ang talagang i-DDN, well, I am sure na malayang-malaya na lahat ang namambuli para sa ating mga kapulisan. So, ganun ba ang gusto ninyo na maglalakad sa harapan ninyo yung mga pulis na wala ng bayag? At they cannot just do anything dahil nga sa ipinairal yung sinasabi nila na maximum tolerance. Pero hanggat andyan pa rin yung mga pulis na hindi sumasang-ayon sa ganyang patakaran, I am sure marami pa ulit mamamatay. At marami pa ulit magiging katulad ni Master Sergeant Jonel Nuezca dahil ayaw nila na habang buhay na lang silang maibubuli later na wala silang bayag. Yun lang yun.